Kung may picos ka rin at gusto mong gumaling yung picos mo, pero ayaw mong baguhin ang lifestyle mo, ayaw mong baguhin yung pagkain mo, ayaw mong baguhin yung pagtulog mo, wala kang gustong baguhin sa sarili mo at sa kung paano yung way ng pamumuhay mo ngayon, this video is not for you dahil wala akong maitutulong sa'yo. Hi mga beshies, it's me Alex Only and welcome back sa ating YouTube channel. So for today's video, i-share ko sa inyo, ever since nung nag-post ako ng pregnant ako last year, maraming natuwa of course kasi sobrang tagal namin hinihintay itong second pregnancy ko. And marami kasing nakakaalam na may PCOS ako and marami rin sa mga friends ko na may PCOS and they're struggling to get pregnant as well. So ako naman, sa mga hindi nakakaalam kasi nagkaroon ako ng first child nung ako'y mga 16 years ago, okay? So, magsi-16 na siya this year. And, nung nag 3 years old siya, nagplano na kami ni hubby na sundan siya. So, ever since nung 3 years old pa lang siya, hanggang sa bago ako magbuntis last year, nagtatry kami talaga ni hubby to conceive. And then, naging pregnant naman ako bago mag-pandemic. But, it's chemical pregnancy. So, unfortunately, hindi siya nabuo. And, it ended up miscarriage, ganyan. So, ang unang-unang yatang dahilan nun, kasi nga, may PCOS ako. So, for the entire, simula 3 years old si yung anak kong panganay, nagtatry talaga kami. So, 11 years or 12 years, bago siya nasundan. So, ganun katagal, dahil nga, na may PCOS ako. Pero, bago ko nalaman na may PCOS ako, matagal rin. Siguro na discover lang namin na may PCOS ako by the year 2016 or 17. So, ganun siya katagal. Kasi nga, so sobrang nagtatry kami ng nagtatry. Tapos, nagtataka kami bakit years na yung lumilipas, hindi pa rin ako nagiging pregnant. So, medyo alarming na siya kasi nga very unusual naman talaga na hindi ka magbubuntis ng, even though you're really trying to conceive, tapos walang diferensya sa'yo. Iisipin mo bakit ganun? Kasi nga, nag-pregnant naman ako before. Tapos, ba't ngayon sobrang hirap na? So, yun pala, na nagpa-check up ako, nagpa-check up kami, so wala namang problem kay hubby. So, ang problem pala ay nasa akin dahil may PCOS ako. So, in-explain ng OB ko, sa mga nakakaalam siguro ng PCOS or karamihan siguro ng nanonood nito ngayon ay may PCOS rin, may problem rin sila, gusto rin nilang magbuntis or mag-family na pero nahihirapan dahil nga may PCOS. So i-share ko lang dito sa inyo kung ano yung mga ginawa ko at kung makakatulong rin siguro sa inyo yung story ko. Tingin ko makakatulong sa inyo. Kaya sana panoorin nyo yung buong video. Way back, yun nga, ikukwento ko na lang din. Way back 20, hindi ko matandaan. Sorry ha, yung exact details. I-assume na natin na 2016 nung nagpa-check up kami at na find out na meron pala akong PCOS. Nag-develop pala ako ng PCOS by that time. At ang PCOS kasi may iba-iba siyang causes. Yung sa akin, ang cause ng PCOS ko ay mataas ang aking insulin level. So, sugar. Kung may PCOS ka rin at gusto mong gumaling yung PCOS mo, pero ayaw mong baguhin ang lifestyle mo, ayaw mong baguhin yung pagkain mo, ayaw mong baguhin yung pagtulog mo, wala kang gustong baguhin sa sarili mo at sa kung paano yung way ng pamumuhay mo ngayon, this video is not for you dahil wala akong maitutulong sa'yo. Kung may PCOS ka at gusto mo talagang gumaling, definitely kailangan mong baguhin ang lifestyle mo. Unang-una dyan, food. Kasi nga, ikukwento ko sa inyo dahil nga yung PCOS ko ay dahil sa mataas na aking insulin level. Buti nga, PCOS lang ako. Pag hindi ko pa siya kinontrol or pag hindi ko pa, kung hindi pa na-discover na may PCOS ako nang dahil sa insulin, tutuloy na siya sa diabetes. So, thank God na sa PCOS lang ako napunta. Okay, tapos isa na rin dyan yung pagpupuyat. Siyempre, sobrang kailangan nating i-manage talaga yung lifestyle natin. Kahit mahirap, kailangan talaga kung talagang gusto natin gumaling. Unang-una pala ang PCOS, hindi yan nakakahawa or hindi yan nakukuha sa ibang tao. Nagde-develop yan sa sarili mo, sa lifestyle mo, sa kung anong ginagawa mo, sa kung paano mo i-treat yung katawan mo. So, ganun siya. Kadalasan kasi sinasabi talaga ng mga doctors na hindi na gumagaling ang PCOS. Okay? And talaga ang sasabihin nila, which is wrong. Dahil ako, isa ako sa patunay na nawalan ako ng PCOS, gumaling ang PCOS ko. Okay? So, paano ko nalaman na nawalan ako ng PCOS? Lumipat kasi kami ng bahay. Okay? So, ito na ikukwento ko na tuloy-tuloy na to ha, kung paano talaga yung ginawa ko, kung paano nawala yung PCOS ko at paano ako
naging pregnant ulit. Nung nalaman ko may PCOS ako, niresetahan agad ako ng doctor ko ng mga medicines, kagaya ng metformin, yan ang unang-una niyang nireseta sa akin. Tapos nagreseta rin siya sa akin ng parang gamot na pampalaki ata ng egg or pampahealthy ng egg ba yun or pampaganda ng egg mo, basta ganyan. Tapos meron pa siyang mga ibang pinainom sa akin na mga gamot. Ito yung way back 2017 ha. Tapos yung mga ibang gamot, sorry, hindi ko na natatandaan kasi hindi ko na rin nahanap yung mga papel or yung mga reseta sa akin. Pero ang natatandaan ko talaga at hindi ko makakalimutan yung metformin at saka yung para sa egg daw. Yung para sa egg, parang tinitake ko lang yun once a month, pero 3 days yata siya. Tapos, yung metformin, tuloy-tuloy yun. Hanggang sabi niya, tuloy-tuloy ko daw yun hanggang sa mag-preggy ako. Pero ang nangyari kasi sa akin, nung nagme-metformin ako, ang baho ng ihi ko. So, hindi ko nagugustuhan. Ayoko nung amoy na nahihilo ako sa sobrang baho. Hindi ko alam kung, hindi siya mapanghi. Mabaho siya, okay? Para siyang amoy gamot na talagang nakakahilo. Pero matagal rin, siguro nakasampung meetings kami doon sa aking OB na yon. Tapos every meeting, every month, may pa-ultrasound ako, ganyan. So, magastos talaga siya. To tell you frankly, magastos talaga siya. So, pero hindi ako umabot ng 1 year nung tinitake ko yung mga gamot na yun. Binigyan ko lang din siya talaga ng chance. Sabi ko, sige, try ko lang din kasi baka mali mo, worth it naman. Baka mag-pregnant naman talaga ako dahil dito sa mga gamot na to. Pero sad to say, hindi ako nabuntis doon. Nagre-research rin ako. So, kailangan daw talaga para gumaling yung PCOS mo, kailangan mong maging healthy. Kailangan mong mag-healthy lifestyle. So, tinuloy-tuloy ko yung paggamit ko ng mga supplements. Unang-una talagang hindi ko nakakalimutan kasi lagi kong tinitake itong Amazing Pure Barley. Lalagay ko na lang siya dito. Hindi ko na kasi siya makuha sa baba. Tinatamad na ako. And hindi siya very consistent ha. Siguro tuwing nagkakaroon lang kami ng extra. Tapos nakaka-order ako. 2 months tuloy-tuloy iniinom ko siya. Tapos titigil ulit ako ng 1 month. Tapos pag nagkaroon ulit ng extra, order ulit ako for another 2 months, ganyan. So, ganun. Hindi siya talagang sobrang consistent. Pero pag nag-order naman ako, nag-order na ako ng mga good for 2 months to 3 months, ganyan. Para natitake ko siya kahit papaano ng everyday. Tapos ito pa yung tingin ko talagang nakatulong sa akin ng malaki. Etong aking pag-inom ng buko araw-araw, yung buko juice, yung fresh na buko juice ha, hindi yung may yelo tas may gatas, hindi, yung talagang galing sa biniak na buko kasi meron sa amin nagde-deliver niyan every day. Meron kasi nagbebenta dun sa amin sa Fairview ng buko sa palengke. So ang ginagawa ni Hubby, pinapadaan niya yun sa bahay araw-araw para mag-deliver ng fresh na buko sa akin. So, upon waking up, pagising ko sa umaga, umiinom ako ng isang pitchel ng buko. Yun talaga yung inaano sa akin ni Hubby. Everyday talaga, buko ako ng buko. Araw-araw, empty stomach, buko talaga. Tapos, taon rin yun. Siguro mabot rin ng 2 years na ganun yung ginagawa ko. Hanggang sa lumipat kami ng bahay, wala nang nagde-deliver sa amin. So, ayun, tingin ko nakatulong ng malaki sa akin yun. At ito pa, yung kung familiar kayo sa damo na sampalok-sampalukan. Ito naman yung itsura niya. Parang damo lang talaga yan siya. Tapos, bubunutin mo lang yan. Pwede mong isama yung ugat. Tapos, lilinisan mo maigi. Hugasan mo. Ako nga sinasabon ko pa yan eh. Tapos, papakuluan mo. Tapos yun yung iniinom ko. Every day, okay? Minsan nga nag-2 times a day pa ako. Talagang naghahanap si Hubby niyan sa mga kalsada kasi wala naman sa amin mga lupa kasi nga 'di ba parang ano yung sa amin dun sa Fairview subdivision siya, iba pa nga minsan malapit naman sa mga kanal-kanal, dun talaga namin siya nakukuha pero talagang pinagtsatsagaan talaga naming makakuha niyan. Isang baso lang or isang tasa lang iniinom ko niyan, siguro mga 2 times a day ako umiinom niyan. Tapos ginagawa ko yan everyday, talagang walang palya everyday. So taon ko rin siyang ginawa, sobrang laking tulong niyan sa akin. Okay, tapos ito pa, hindi ko alam kung pang 4 na ba to. Okay, ito yung 4th, nag-skip ako ng rice. Okay, yes, masasabi niyong sobrang hirap nito. Kasi nga, unang-una, insulin yung sa akin, di ba? Insulin kaya ako nagka-PCOS. So, nag-skip ako ng pagkain ko ng rice at saka ng iba pang carbs. Tapos, hindi na rin ako kumakain ng mga chocolates. Yung sweets, sobrang limited. Siguro mga 1 o 2 kutsara lang pagkakain ako ng cake. Tapos talagang nililimit ko yung pagkain ko ng tinapay. Ang tinapay ko ay wheat. Tapos, basta, may isa-search nyo naman yan kung ano lang, mga oats, ganyan yung mga kinakain ko. Tapos,
ilang buwan na rin ako, siguro tumagal rin ako ng 1 year na hindi ako nagra-rice. Hanggang sa lumipat na kami ng red rice. Parang makapag-rice na ako. Saka good rin kasi kay hubby kasi high blood siya. Talagang nagsasalad lang ako or ulam lang talaga. Ganyan yung ginagawa ko. So talagang nagpapayat ako ng husto. Hindi naman ako mataba. Yun nga pinagtataka sa akin ng mga ibang doctors kung bakit may picos ako. Hindi naman ako nag-gain weight. Ang naging effect kasi sa akin ng picos or ang naging symptom sa akin ng picos, severe acne. Yun ang naging ano ko. Kasi hindi ako ma-pimples na tao ever since. Regular ang menstruation ko. Regular sa akin lahat. Except doon nga sa acne and sa hindi ko pagbubuntis. O kung talagang mahilig ka sa sweets, chocolates, ilimit mo. Hindi mo kailangan siya i-cut, pero ilimit mo. Sobrang ilimit mo lang siya. Siguro okay na yung maka isang pack ka ng cream or Oreo sa isang araw. Tapos kung cake man yan, huwag mo nang ubusin yung isang malaking slice. Yung mga ganun. Pero huwag mo naman pagkait sa sarili mo yung gusto mong kainin or gusto mong tikman. Pero kailangan mo talaga siyang ilimit. Kailangan mo talaga ng discipline. And ito pa, baka sabihin nyo, mahirap na ngayon nililimit natin yung kinakain natin. Tapos kailangan pa rin natin mag-exercise everyday. Ito, sobrang laking naging tulong nito sa akin. Exercise ko, hindi siya kailangan extreme ha, hindi kailangan ng sobrang hirap. Yung exercise ko very basic lang siya. Actually yung exercise ko 2 minutes lang. 2 minutes lang, basta I always make sure na ginagawa ko siya daily. Exercise ko yung legs ko, yung arms ko, and yung mga hips, ganyan. Very important talaga na nag-exercise ko. Pero okay na ako doon, basta hindi ako nagsiskip. Minimake sure ko na nag-exercise talaga ako on a daily basis. Okay, tapos ito pa, very important rin to. Lahat ng mga pinopoint out ko sa inyo na mga bagay, talagang ginawa ko to. Ito talagang mga nakatulong sa akin ng malaki. At saka very important to. Kaya sana sikapan yung magawa rin talaga kung talagang desidido kayong gumaling or mawala ang picos nyo, na totally mawala siya, okay? Pinipilit kong matulog ng maaga, okay? Kung hindi nyo talaga kaya, kasi ako talagang night person ako. Ang tulog ko talaga kadalasan 3 a.m., 4 a.m. Pero nung nag-start na akong magpalit ng lifestyle, magbago ng lifestyle, pinipilit ko by 11 or 10 tulog na ako. So, nahihirapan din ako dun sa 10. So, 11, 12 sinisikap kong tulog na ako niyan. Pero kung talagang hindi inaasahan, kung talagang mapupuyat ka, bawiin mo. Talagang kailangan mong matulog ng mahaba, okay? Pero ito talaga yung pinaka nakatulong sa akin ng malaki at walang iba kundi ang prayers. Ito talaga yung walang makakatalo dito. Kasi kahit anong gawin mo, kahit anong gusto mo, kahit anong plano mo, kahit anong pagsisikap mo, kung walang tulong ni God, hindi mo yan makukuha. Lalo pa kung ang gusto mo ay healing, lalo pa kung ang gusto mo ay blessing, dahil gusto natin ng baby, yan ang gusto natin. Wala nang makakapagbigay niyan kundi si God. So, prayers. Talagang pray hard because praying, it really works, okay? So, walang impossible sa kanya. Nakalimutan ko palang i-mention sa inyo na naging sobrang laking tulong rin sa akin yung nag-change kami ng environment. So, from Quezon City, sabi ko sa inyo, dahil sobrang crowded ng Quezon City and sobrang polluted ng Quezon City, I've decided na lumipat kami ng bahay. Tapos, dito sa nilipatan namin, sariwa ang hangin, hindi polluted, hindi crowded, tas meron kang peace of mind, masarap yung tulog mo, masarap yung gising mo, sobrang laking tulong nun sa inyo. Sabi ko nga sa inyo, dahil sa lifestyle nagkakaroon tayo ng sakit, kaya dahil rin sa lifestyle gagaling tayo. So pray lang, laban lang. Naging malaking tulong sa akin talaga yung parang fresh start. Paglipat namin dito, after 1 year, nagbuntis ako. Kasi lumipat yata kami dito 2021, kung hindi ako nagkakamali. Nagbuntis ako ng 2022 and now, 7 months na yung baby ko. Thank you, Lord. Ay, kung tinatanong niyo kung paano ko nalaman na gumaling na yung picos ko, kasi nung lumipat kami dito sa Bulacan, nagpa-OB ulit ako. So, nagpalit ako ng OB, syempre, kasi ang layo na namin sa Fairview. So, nagpalit ako ng OB. Monthly akong may ultrasound. So, every ultrasound, clear ako. Clear ang ovaries ko. Wala akong picos. Tapos, may time na tinanong ko si doktora. Sabi ko, Dok, may picos ba ako? Nagtaka siya kung saan ko nakuha yung idea na may picos ako. Kasi very clear yung ovary ko. Wala akong signs na may picos ako. So, sobrang laking pasasalamat ko. Nagulat rin ako na magaling na pala yung picos ko. So, nakatulong ng malaki sa akin yung mga binanggit ko sa inyo kanina, kaya ako gumaling. Tapos, since wala na nga akong picos, nairesetahan na lang ako ng
pampaganda ng ovary, pampaganda ng eggs or pampalaki ng mga eggs niyan para mas mabilis akong mabuntis. Then after ilang months, nagbuntis na ako. So yun lang. Pero kinokontinue ko pa rin yung healthy lifestyle na hanggat makakaya ko. Ganun talaga yung ginagawa ko. Yung exercise, yung pagkain ko ng tama, yung pagtulog ko ng mahaba. So talagang, and also yung pagpe-pray ko ng walang patid. Hanggang sa kahit makuha nyo na yung gusto nyo, huwag kayong titigil magpasalamat, huwag kayong titigil na magpray. Alam ko kasi sobrang hirap. If you wanted something so bad, tapos ang kalaban mo yung health mo, sobrang hirap. Tapos hindi mo alam kung gagaling ka, kasi parang tinry mo na lahat. Ayan. Gusto kong sabihin sa inyo na kung ganun rin kahirap yung pinagdaanan nyo, parang kagaya namin, ito kasi 11 years, more than 11 years to get this blessing. I'm praying na sana kayo din, kasi iba yung naging joy ng family namin, iba yung naging saya ng mga puso namin nung dumating yung baby namin. Alam ko, it will also change your lives. Pag nakuha nyo yung gusto nyo na matagal nyo ng pinagdadasal, hindi natin kaya to sa sarili natin. Kaya kailangan natin laging mag-pray. Huwag tayong magsasawa. Just keep your faith. Never lose hope. Habang may buhay, may pag-asa. Tatandaan nyo yan. Kasi ako, hindi ako nawala ng pag-asa. Alam ko, hindi ako pinibigo ng Diyos ko. Wala akong hiniling na hindi niya binigay. Hindi niya ako pinagdamutan kahit kailan. Siguro, dun sa mahabang panahon, hindi niya sinasabing no. It's just not now. Pero finally, binigay niya din. Kaya I'm praying na sana lahat ng mga gusto rin gumaling sa PCOS, lahat ng mga gusto rin magka-baby, I'm praying na makuha nyo rin sila. Sana i-bless tayo ng maraming babies na gusto natin. And so, if nga pala may mga questions kayo, kasi alam ko meron pa rin ako mga hindi na-mention dito, eh medyo mahaba-haba na kasi itong video. So, comment nyo lang sa comment section kung may mga questions pa kayo at may mga gusto pa kayong malaman about this topic. Kasi, para rin alam ko kung ano yung next video na gagawin ko. Tingin ko, para madugtungan ko tong video na to, kung talagang may mga necessary details pa akong dapat idagdag sa inyo or dapat na ma-share para din makatulong ako sa inyo. So, yun lang muna. At nga pala, konting lambing lang. Kung hindi ka pa nakaka-subscribe sa channel ko, mag-subscribe ka na and hit the notification bell para lagi kang updated sa mga videos na ginagawa ko. And thank you so much for watching, mga beshi. So, bye!